newly appointed Philippine Navy (PN) Flag Commander-in-Chief Rear Admiral Giovanni Carlo J. Bacordo said on Monday he would work to ensure the continuity and form of fighting of new ships and platforms that the Navy obtained as part of the push for modernization. In an interview with the Philippine News Agency, Bacordo said material and facilities were needed for the maintenance of ships and PN platforms. Before the arrival of this new asset, we must prepare material requirements and facilities for these vessels and platforms so that we will ensure that within 10, 20 years, they are still operating in fighting form, Bacordo said when asked about what would be his thrust as the highest-ranking new PN officer. In the pipeline for PN are two Jose Rizal-class frigates armed with missiles which are expected to be sent in May and September this year. Still awaiting approval is the acquisition of 6 offshore patrol vessels and 8 fast attack missile carriers and 2 corvettes. Bacordo said maintenance facilities were needed to ensure that ships and Navy platforms would not return like other PN assets due to lack of maintenance. He was referring to the Navy patrol reconnaissance aircraft armed with 30mm Emerlitz guns and 376mm Zoto Malara automatics equipped with Jacinto-class cannons equipped with cannons that were obtained respectively in the 1980s and 1990s. The weapons have deteriorated due to lack of maintenance. Another example, he said, are 3 offshore patrol ships of the Gregorio del Pilar class. Each equipped with 2 marine gas turbines which allow the ship to run faster and with less noise. And due to lack of maintenance, only 2 of the 6 gas turbines are still operating, Bacordo said. Bacordo said these problems would have been avoided if PN had also invested in obtaining dry docks, special equipment. Equipment and skills that would enable its personnel to maintain medium-level depot maintenance on their assets and port-or-port facilities for larger facilities, vessels. To overcome this problem, Bacordo vowed to work hard to ensure that the PN would have the ability to properly maintain military materials and equipment during his tenure. To do that, we must have a change in mindset. For me, that is the biggest challenge. Changing the mindset of every sailor and Marines from legacy Navy to modern Navy, Bacordo said. This means that the old counterproductive system will be removed. You need to think modern and do modern. Among the things we have to delete are temporary solutions, he added. Bacordo is cited as an example of the habit of repairing leaky pipes on ships by wrapping holes in rubber strips rather than removing pipes and determining if there is rust in them and replacing them with new ones. He said this temporary solution mentality was not needed when operating equipment or platforms worth billions of pesos. As head of the new PN, Bacordo said he would also allow naval officers to specialize in their chosen fields rather than emphasizing career paths which would ultimately lead to the command of a Navy ship. Let these people specialize also in their respective fields. Give them space in the organization. Give them space too so that they will have their respective careers as personnel, as logistics experts, as communication officers, as weapons officers, electronic information systems officer, he added. Bacordo, a member of the Philippine Military Academy class in 1987, succeeded the outgoing Deputy Chief of Staff Admiral Robert M. Pedrad, who officially retired from the service on Monday, February 3, after reaching the required retirement age of 56 years. M. Pedrad was a member of the PMA class in 1986 and has served as PN head since December 2017. In addition to being the commander of the Philippine fleet since April 2019, the new PN head also served as the head of the South Luzon Naval System and Naval Command. Ang bagong itinalagang commander ng watawat ng Philippine Navy, PN, sa pinuno, si Rear Admiral Giovanni Carlo J.
Bacordo ay sinabi nitong Lunes na magtatrabaho siya upang matiyak ang pagpapatuloy at anyo ng pakikipaglaban sa mga bagong barko at platform na nakuha ng Navy bilang bahagi ng push for modernization. Sa panayam ng Philippine News Agency, sinabi ni Bacordo na kinakailangan ng material at kagamitan para sa pagpapanatili ng mga barko at platform ng PN. Bago pa man dumating ang bagong pag-aari na ito, dapat nating maghanda ng mga material na kinakailangan at kagamitan para sa mga sasakyang ito at platform upang masiguro natin na sa loob ng 10-20 taon, nagpapatakbo pa rin sila at form ng pakikipaglaban, sinabi ni Bacordo kapag tinanong tungkol sa kung ano ang ay ang kanyang thrust bilang pinakamataas na ranggo ng bagong opisyal ng PN. Sa pipeline para sa PN ay may dalawang klase ng Jose Rizal na may armadong mga misay na inaasahang ipadala sa Mayo at Setyembre sa taong ito. Naghihintay pa rin ng pag-aproba ay ang pagkuha ng 6 na malayo sa Pampang na patrol vessel at 8 mabilis na pag-atake ng missile carriers at 2 corvettes. Sinabi ni Bacordo na kinakailangan na pagpapanatili upang matiyak na ang mga barko at platform ng Navy ay hindi babalik tulad ng ibang mga assets ng PN dahil sa kakulangan ng pagpapanatili. Tinukoy niya ang mga sasakyang panghimpapawid na patrol reconnaissance ng Navy na armado ng 30mm na mga baril ng Emmerich at 76mm na automolar na mga automatikong nilagyan ng mga kanton ng klase ng Jacinto na may mga kanton na nakuha ayon sa pagkakabanggit noong 1980s at 1990s. Ang mga armas ay lumala dahil sa kawalan ng pagpapanatili. Ang isa pang halimbawa, aniya, ay 3 mga malayo sa Pampang na patrol ship ng klase ng Gregorio del Pilar. Ang bawat isa ay mayroong 2 turbine ng dagat na pinapayagan na ang barko na mas mabilis na tumakbo at mas kaunting ingay, at dahil sa kawalan ng pagpapanatili, 2 lamang sa 6 na turbina ng gas ang nagpapatakbo pa rin, sinabi ni Bacordo na maiiwasan ang mga problemang ito kung namuhunan din ang PN sa pagkuha ng dry docks, espesyal na kagamitan at kasanayan na magpapahintulot sa mga tauhan nito na mapanatili ang maintenance level ng depo sa kanilang mga assets at port o port facility para sa mas malaking pasilidad. Mga sasakyang dagat, upang malimpasan ang problemang ito. Nangako si Bacordo na magtrabaho ng husto upang matiyak na ang PN ay magkakaroon ng kakayahang maayos na mapanatili ang mga materyales at kagamitan ng militar sa panahon ng kanyang panunungkulan. Upang gawin iyon, dapat tayong magkaroon ng pagbabago sa mindset para sa akin, iyon ang pinakamalaking hamon. Ang pagbabago ng mindset ng bawat mandaragat at marino mula sa legacy Navy hanggang sa modernong Navy, sabi ni Bacordo, nangangahulugan ito na aalisin ang lumang sistema ng kontraproduktibo. Kailangan mong mag-isip ng moderno at gawin ang moderno, kabilang sa mga bagay na kailangan nating tanggalin ay pansamantalang solusyon, dagdag niya. Ang Bacordo ay binanggit bilang isang halimbawa ng ugali ng pag-aayos ng mga leaky pipe sa mga barko sa pamamagitan ng pagbalut ng mga buta sa goma sa halip na alisin ang mga tubo at pagtukoy kung may kalawang sa kanila at pinapalitan ang mga ito ng bago. Aniya, hindi kinakailangan ng pansamantalang solusyon sa pag-iisip na ito kapag ang mga operating kagamitan o platform na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso bilang pinuno ng bagong PN. Sinabi ni Bacordo na papayagan din niya ang mga opisyal ng naval na magpakadalubhasa sa kanilang mga napiling larangan kaysa sa pagbibigay diin sa mga landas sa karera na sa huli ay haantong sa utos ng isang Navy ship. Hayaan din ang mga taong ito na dalubhasa din sa kani-kanilang mga patlang, bigyan sila ng puwang sa samahan, bigyan sila ng puwang upang magkaroon sila ng kani-kanilang karera bilang mga tauhan. Bilang mga eksperto sa logistics, bilang mga opisyal ng komunikasyon, bilang mga opisyal ng sandata, electronic, mga sistema ng impormasyon opisyal, dagdag niya, si Bacordo.
isang miyembro ng Philippine Military Academy class noong 1987, ay nagtagumpay sa papalabas na Deputy Chief of Staff o Admiral Robert M. Pedrod, na opisyal na nagretiro mula sa serbisyo noong Lunes, 3 ng Pebrero, matapos maabot ang kinakailangan edad ng pagretiro na 56 na taon. Si M. Pedrod ay isang miyembro ng PMA class noong 1986 at nagsilbi bilang pinuno ng PN mula Disyembre taong 2017 bilang karagdagan sa pagiging commander ng Philippine Fleet mula Abril taong 2019. Ang bagong ulo ng PN ay nagsilbi rin bilang pinuno ng South Luzon Naval System at Naval Command.